You're too young not to try. You're too young para sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya isang bagay. Di ba? Kung magta-try ka, at least you've learned something. Kung magta-try ka, at least nasubukan mo, na-expose ka, nakita mo how it is, kaysa naman for the rest of your life, you'll be ignorant of the opportunities. Kaya para sa akin, you're here to grow. You're here to grow. And you're not here just to exist in this world. You're here to live. So that's it, guys. This is Pearl Hong. Sending you love and light here in Bohol. Ito ha, hindi naman, oo, paulit-ulit na fail, pero make sure na at first fail mo, dapat learn from it para second fail, low chances of failing. Kaya ka lang naman nag-fail kasi hindi mo matumbok, parang sa relationship, kaya ka naman talagang hindi nakakahanap ng the one kasi baka may hindi ka pa nagagawa para maging tamang the one, di ba? Yun, para sa akin, start young, start early. Have so much experiences in your life. Explore life so much and explore yourself. Because habang ina-explore mo yung buhay, habang nag-experience ka ng sobrang daming bagay, mas lalo kang gumagaling, mas lalo mo nakikilala yung sarili mo, mas lalo mo nakikilala yung sarili mo, mas lalo kang nag-grow. At mas lalo kang nag-grow, mas lalo mong minamahal ang sarili mo. Lagi mong tatandaan yan. For me, walang swerte, walang malas. Nasa sa'yo yan. Kung iniisip mo na swerte ka, suswertehin ka talaga. Kung iniisip mo na may malas, abay mamalasin ka rin talaga, di ba? Ganun lang yan. Ako naniniwala ako that you are in control of your life. Kasi ikaw lang talaga. Walang iba. You cannot blame anyone for what's happening in your life. If you take responsibility sa lahat na nangyari sa buhay mo, definitely, you'll really get the things that you want in your life. Paano ba mahanap si forever? Para sa akin, ito sagot. Mahanap mo si forever sa sarili mo. Kailangan mo talagang mahalin mo na yung sarili mo kasi pag dyan ka nag-invest, hindi ka iiwan yan. Investan mo ng time, ng money, effort, and everything. Pag yung sarili mo ininvestan mo, andyan na si forever. That's why it's called self-worth, self-love, because it starts with you, not with anyone else. It starts with yourself. Paano mahahanap yung sarili mo, di ba? Finding yourself. You will find yourself if you continuously grow. Kasi ang tao, usually, takot yan mag-grow. Pag may something changes, ayaw niyan. Pero if ikaw yung tao na you are aware in your mind na you really have to do these things para mag-grow ka, definitely you'll get there. Why? Along the way, yun nga yung sinasabi, you have to love the mystery of uncertainty. Hindi naman siya sa result or surprise, but dun siya sa magkakaroon ka. Along the way, madidiscover mo, ay, magaling pala ako dito. So, kailangan ikaw, you really have to grab every opportunity na meron ka. Doon mo madidiscover yung self mo. And through that, masastop mo i-compare yung buhay mo sa buhay niya. Kasi every one of us is a masterpiece sa buhay natin. Lahat tayo may kanya-kanyang kwentong ginagawa. You have to surround yourself with the people who lives too high. Pero kung may mga tao naman na dinadown ka, edi huwag mo nang kausapin. Ang mahirap na minsan kasi sa Pinoy, alam mo nang sinisiraan ka, kinakaibigan mo pa. If alam mo na your environment is like that, change it. And in a snap, you can change yourself as well. Kasi energy yan eh. Bakit sa grocery store, hiniiwalay ang sabon at tinapay, pinaplastic talaga siya? Why? Idikit mo silang dalawa? Overnight, kahit may plastic yung tinapay ha? Time will come, kinabukasan, pagtikim mo sa tinapay, anong lasa? Lasang sabon. Bakit? Kasi may energy yun na nag-sharean sila ng vibes. Kaya ganun din, when it comes to environment, always remember to have those people na nakasurround sa'yo na naiiwala sa'yo. And it's very rare to find those that kind of community. Hindi naman lahat. Ang kabigtaran ng love is fear. Now, if you have fear, wala kang love. Natatakot ka kasi baka mababae, manloko. Pero at the end of the day, if you're very secured, ayaw mo siya manloko, mawala siya, you're still complete. Kaya hahabulin ka ng lalaki or hahabulin ka ng babae. Yes. Yeah. Kasi mawala ka. Alam mo, sinasabi ko sa partner ko, mawala ka, talo ka. Kill motivation, make a decision, yes. Kumbaga, ang motivation is just first part of you getting your success. Pero for me, it's the decision that will have the, that will, ano, bring you to wherever you wanna go.
And yung decision mo, yan yung ang mag-a-arise dyan kasi. Yung endurance mo eh. Gaano ka katatag, gaano ka katibay. Kumbaga, decided ka na gusto mong makuha yung goals mo. Decided ka na gusto mong mabago yung buhay mo. Dapat ganun. You have to inject decision sa buhay mo. Talagang best, naging best version of myself as of the moment. And gusto ko pa maging best of the best pa siya soon. Kung hindi lahat ng 22 ganyan mag-isip sa'yo. Yung iba gigimik-gimik na lang, di ba? Na hindi nag-iisip about future. Pero naniniwala ako kasi na you will really live your life if you have money. Di ba? Iba yung napumuntahan mong restaurant kung may pera ka. Iba yung nakakainan mo kapag may pera ka. Iba yung nasusuot mo kapag may pera ka. Iba yung nag-i-experiences mo sa buhay kapag may pera ka. And the more that you have money, mas marami kang, you know, bagay na ma-reach. Marami. Because kailangan siya sa pang-araw-araw, di ba? Fly. Ano yung fly? First, love yourself. Kasi if you don't love yourself, walang gusto na makasama ka. Pero kung mahal na mahal mo yung sarili mo, gustong-gusto mong makasama ka, keep on growing every day, keep on slaying every day. Kaya nag-aayos ka, alam mo yun? And part of it, you have to improve yourself, not only outside, but also inside. Kaya you have to read books, you have to, not only reading books na alam mo lang, kasi may mga tao na nag-read ng books. After they read the book, they don't apply. They share it to other people. Books are just triggers. But the real lessons in life are not found sa books. It's found on your own self and self-talk. Kasi na-experience mo na siya. That's why it comes out to you as a way. Pag may negative, anong tip? Kailangan hindi yun pumapasok sa'yo. You're at peace. Whatever it is that they're telling you, you're at peace. Dapat yung inner peace mo, hindi na di-disturb yan because of other people. Why? Why hindi ka ma-disturb? Kasi you know yourself more. Sinabi niya, paano yun hindi naman ako binihiyaan ng height? Hindi naman ako binihiyaan ng mukha? Sabi ko sa kanya, you really have to know na beauty should be the least thing that you should be proud of. Dapat alam mo ikaw kung ano yung nagagawa mo sa mundo at alam mo kung ano yung gift mo. Kasi lahat tayo may gift eh. Ikaw may gift ka, ako may gift ako. Yung ibang tao may gift din, yung partner mo may gift din, yung family member mo may gift din. Mayroong one thing sa buhay ng tao na masasabi niya dun sa magaling. Parang ganito, sabi nga ni Albert Einstein, if you judge a fish for its ability to climb a tree, the fish will think of himself as full for the rest of its life. So ibig sabihin, kailangan mo malaman saan ka magaling at dun mo madedevelop yun eh. Pag na-develop mo yun, magiging happy ka, magiging madi-discover mo ikaw, at dun papasok. 5 years from now, 10 years from now, what will be your life? Ako kasi, I accepted na, as young as I am, gusto ko maging successful talaga. Kaya, hindi ko alam yung mga TV na yan. Ang pinaka-last ko nga ng panood na teleserye is Agua Bendita. Bata pa ako nun, talagang nanood na ako ng, yun lang yung last na napanood ko, Agua Bendita. Ano pa ba yung mga napanood ko? Basta yung mga ganong mga movie, hindi ko na alam yung mga, ano yun? Mga cardo, mga ano yun? Doble, cara, mga ganyan. Narinig ko na lang siya. Pero hindi ko alam yung mga teleserye na yun. Kasi hindi talaga ako nanonood ng TV. Kasi for me, I value my time so much. That's why, yun din, I have built already an empire and I have built myself as well. Because you won't be successful in business kung hindi mo na-build yung sarili mo na mabuti. For you to be able to become successful, you have to copy and listen to successful people doon sa field na yon. Like for example, when it comes to a happy life, make sure that that person that you're asking about life is, about happiness in life, is a happy person, him or herself. If you want to be prosperous in your life, to be abundant in your life, make sure that the person that you're asking or yung kinukuhanan mo ng information are those people na mga successful na rin. It's because there's a lot of people, lalo na mga nakikita ko ngayon sa social media, di ba, na they're saying na this and that yung kailangan mo gawin sa life, but looking at them deeper, parang pag makikita mo, ay, hindi niya pala napapractice. So make sure that that person na papakinggan mo are those people na mga naitawid na yon or na meron na yung success na gusto mo. And make sure na ask them, magpa-advise ka, ano yung mga kailangan ko gawin for me to be able to be successful. You have that growth mindset. Ibig sabihin, gusto mo talagang mag-grow. So after asking, you have to apply. You have to apply kung ano yung sinabi niya. Along the way, matututo ka eh. And success comes, sinasabi ko nga, when you are ready and you deserve it. Make sure that you're doing your best every day
na ang ginagawa mo ay ikaka-deserve mo sa gusto mong result. Okay?